Amorsolo noong May 30, 1892. Kinabunipasya Kweto at Pedro Amorsolo, isang bookkeeper, subalit lumaki siya sa daet Camarines Norte. Nang 13 taong gulang si Amorsolo, namatay ang kanyang ama at inilipat ni Bonipasya ang pamilya sa Manila upang matulungan ng pinsang buo si Pabian de la Rosa, isang kilalang pintor. Nagsilbi sa kanya si Amorsolo at upang makadagdag sa bahay, nagpinta pa ng mga postcard sa watercolor at ipinagbili sa isang tindahan ng aklat, 10 sentimos bawat isa, samantalang nagburga ang kanyang ina. Noong 1909, nag-aral si Amorsolo sa Liceo de Manila, kung saan kinilala ang galing niya sa pagguhit at pagpinta, at nakatapos kahit mahirap. Sa paaralan ng Sining o School of Fine Arts ng University of the Philippines, nagtuturo noon si De La Rosa. Kaya doon pumasok si Amorsolo noong siya ay 17 taong gulang. Habang nag-aaral, nakisukob siya sa isang opahang apartment at upang kumita, sumali siya sa mga paligsahan at gumuhit ng opahan. Gaya ng parusa ng Diyos, ang unang nobela ni Severino Reyes. Nagdesign pa siya ng upuan para sa Bureau of Public Works kung saan siya nakapasok bilang tagapagguhit. Nakatapos siya noong 1914, isa siya sa mga unang graduate ng UP at nagkamit pa siya ng mga medalya ng parangal. Noong 1916, nabigyan siya ng pabuya ni Enrique Sobel de Ayala upang mag-aral sa Eskwela de San Fernando sa Madrid, Espanya at dumaan sa New York sa Amerika upang magsuri ng iba't ibang hilig sa pagpinta. Nakahiligan niya ang pagpinta ng lipas ng maestro si Diego de Velázquez at iba pang dating biyasa sa Europa at Amerika. Patuloy siyang namasukan sa public works kahit nung nagsimula siyang nagturo sa paaralan ng Sining ng UP. Tumagal siya ng 38 taon. Tulad ng kanyang tiyo Pabian, naging direktor rin siya ng paaralan mula noong 1938 hanggang 1952. Napangasawa niya si